PAF Multi-Role Fighter Project OPT. Sinabi ni Philippine Air Force Chief Gen. Connor Anthony Canlas Sr. nitong Lunes na ang Multi-Role Fighter Project ng serbisyo ay inaprubahan ni Pangulong Rodrigo R. Duterte. Ang aming proyekto sa pagkuha ng MRF ay naaprubahan na ng Pangulo, ngunit ang proseso ng pagpili para sa partikular na modelo ng manlalaban o uri ay nasa pipeline pa rin dahil maraming mga tagapagtaguyod ang nag-aalok sa amin ng kanilang mga produkto. Ang lahat ng ito ay kailangang sumailalim sa isang mahigpit na proseso ng screening. Sa ngayon, iyon na lang ang kulang, he said in a media interview. Dagdag pa ni Canlas, maaring mapirmahan ngayong taon ang kontrata para sa MRF project. The choice is between the US F-16s and the Gripen of Sweden. Pero may mga gusto pa pong sumali pero wala pa silang proposal. There are other nations interested to join but they are still submit or forward their proposal. So ngayon, dalawa pa lang for now, we only have two proposals, he added. Sinabi ni Canlas na ang pangangailangan ng PAF para sa MRF project nito ay nagsasaad na ang inaalok na sasakyang panghimpapawid ay dapat na fourth generation or higher. Ang proyekto ay nangangailangan din ng 12 MRF na hindi bababa sa may kakayahang magpatrolya sa protektadong katubigan at airspace ng bansa. Ang MRF ay bahagi ng Horizon 2 Nanograms Armed Forces of the Philippines Modernization Program na nakatakda sa 2018 hanggang 2022 na naglalayong makakuha ng mas maraming kagamitan para sa panlabas na depensa. Ang anumang sasakyang panghimpapawid na pipiliin ay dapat na may sama sa mga umiiral ng sistema ng radar na may hanay na humigit kumulang 250 milyang dagat. Kapag nakuha na ang mga MRF na ito, ang PAF, sa tulong ng mga radar system na ito, ay maaaring i-deploy upang matukoy kung ang sasakyang panghimpapawid na lumilipad sa airspace ng bansa ay pala kaibigan o pag-alit. Ang mga iminungkahing MRF na ito ay inaasahang magpapalaki sa umiiral na fleet ng 12 South Korean-made Mach 1.5 capable FA-50PH jet aircraft na nakuha mula 2015 hanggang 2017 ng PAF bilang una nitong supersonic na sasakyang panghimpapawid pagkatapos ng pagdecommissioning ng Northrop F-5 Tiger jet nito, mga mandirigma noong 2005.